Welcome to my channel po. Thank you so much po sa lahat ng mga subscribers ko, sa mga bago at sa mga dati po. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana patuloy niyo pong suportahan yung mga videos namin. Ngayon po, papakita ko lang po sa inyo kung ano na po ba nangyari dun sa mga tanim kong gulay. Kung napanood niyo po yung mga tinanim ko dating kalabasa, ito na po ngayon yung aking mga tanim. Ayan. Yan po. Napakalalaki na po ng mga bunga niya. At ang gaganda naman. Ayan po. Magkatabi lang silang dalawa. Ayan. Tapos yun po yung isa. Alam niyo po, pag gusto po natin magtanim at may hilig tayo, kahit nasaan po tayo makakapagtanim tayo. Kung magbabago lang po kayo sa channel ko, nandito po ako sa New Zealand. Kaya lang napakahilig ko po talagang magtanim. Ayan. At ito naman po yung aking mga patatas. Ang lalaki. Lalaki na po ng aking mga patatas. Kaya lang po kung mapapansin nyo, yung mga dahon po ng kalabasa ko, ayan, nagganyan na po siya. Gawa ng malamig na po dito pag umaga. Nagpo-frost na po yung mga dahon niya. Kaya hindi na rin po ito magtatagal. Ayan, dalawa po ang bunga, dalawa. Tapos ito. Tatlo. Meron pang maliit, apat. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yan kasi malamig na. Lima. Meron pa dito sa labas. Anim. Pito. Ito. Ayan. Ito po ang bunga nito. Dito lang. Dito lang siya sa part na to. Ayan. Ayan lang pong part na yan. Masaya lang po ako kasi tuwing umaga po, pagising ko, bubuksan ko lang yung bintana na yan. Ayan. Yun po yung bintana ng kusina. Pag kagising ko po, pagbukas ko ng bintana, ito agad ang sinusulyapan ko. Yung aking mga tanim. Mga tanim-tanim. Ayan. Ito din po yung aking mga lemon. At meron na siyang mga bunga. Ayan. Ito. Katago. Ang saya lang po sa pakiramdam pag yung mga tanim mo namumunga na. Andito na po ako sa likod. Ayan, nakikita nyo po yan, nakabitin lang yung aking kalabasa. Kasi, yung puno po ng peach yan. Diyan ko na lang siya pinagapang kasi hindi pa ako bumili ng gapangan. Kaya ko na lang nilagay. Ayan. Tapos dun pala sa sulok, meron pa din siyang bunga. Oh. Ayan. Sa sulok. At ito lang po ang nakakapanghinayang. Kasi kahit malaki na po siya, naninilaw pa rin. Naninilaw siya. Ibig sabihin po, hindi na siya matutuloy lumaki. Kaya tinanggal ko na. Tinanggal ko na siya. Tapos ito lang po ang napakaganda. Tingnan nyo naman po kung gaano siya kalaki. Napakalaki talaga. Ayan. Hindi ko pa po siya kinukuha kasi para tumagal po siya. Hindi pa po siya masyadong tigas kasi yung pong balat niya, ayun, medyo nagba-brown-brown na po siya, pero titigas pa po to, lalo pang lalaki po ito. Kaya lang di ko alam kung kailan tatagal kasi nga po yung mga dahon niya, ayan, natutuyo na. Tapos ito, yun, namumuti. Tapos natutuyo na po siya gawa ng sobrang lamig. At doon din, meron pa din siyang bunga. Ayan, meron pa po siyang bunga dyan. Napakarami pong bunga. Hindi pa rin po namumunga ang aking sayote.
Hindi pa rin pinamumuhay natin sa yute. Hanggang dito. Marami pa po siya bunga. Napakarami pong kalabasa. Mayroon pong gusto dyan magulay. Na nandito lang din po. Yan, punta na lang kayo dito. Ayan po, kalabasa pa more. Yung mga beans. Kakapitas ko lang po ng mga beans. Ayan, marami pa po siyang bunga. Ang problema nga lang po, baka hindi na siya matuloy na mabuo. Gawa nga po ng malamig na ang panahon. Ganon din po yung aking courgette. Yung dahon niya din po, nagpuputi na. So, di ko pa lang kung mga ilang linggo pa ito bago ma-harvest, bago kukunin. Pag may bulok na po yung ano, natuyo na, saka ko na po kukunin. At ito po, tingnan nyo naman, napakalaki. Para na po siyang upo. Yung aking courgette. Para na po siyang upo. Ayan. Napakasaya lang po kasi kaya po ngayon wala akong pasok. Kaya ayan, lilibang-libang dito sa aking mga tanim. Mga tanim-tanim. At ang aking spring onion na hindi ko na tinanggalan ng damo. Napakaganda po pala itanim nitong spring onion kasi kung mapapansin niyo, ito po yung pinaka puno niya dati. Ngayon natuyo na po yung mga kasama ito, natuyo na. Tapos po pala nag-uusbong ulit pala siya sa sibol. Tapos ang mga tinanim ko po dito, yung mga pinuto lang, binili ko po yung pinuto lang. Tapos itinanim ko po ulit. Ayan, makikita niyo po yung mga ano yan. Ito po yung mga pinagputulan ko. Ayan. E pag kumukuha po ako, kumukuha lang ako nalimutig sa isang peraso. Ganyan. Ganun lang. Ayan. Ang tataba din po niyan. Spring onion. Napakarami ko din po dito guys na kamatis. Ayan. At napakaganda po. Napakaganda ng aking kamatis. Tingnan nyo naman po ito. Napakahaba. Oh, napakahaba ng isang tangkay niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Mabubuo po siya lahat. 18 piraso po yung isang tangkay niya. Ayan. Oh. Napakahaba. Kaso lang po, cherry siya. Cherry tomato siya. Kaya, okay na rin. ito po yung mga hinarvest ko na. Kasi, hinug na po siya. Kaya, kinuha ko na. Napakaganda naman pong tingnan, no? Saka matamis po pala ito. Para siyang aratilis. Ayan. Ang dami pa naman po niyang bunga din. Meron din po akong ilang piraso dito na hindi cherry. Ayan, namumunga. Namumunga na din po siya. Marami na din siyang bunga. Ito. Ayan. Alam niyo po ba guys kung paano pabubungahin ng marami tong kamatis? Kung gusto nyo po ng ganito karami, i-pruning nyo po yung puno niya. Paano po ba yung pag-pruning? Ayan. Ito po, mapapansin nyo po ito, mga pinagputulan ko. Tatanggalin nyo po yung mga sumisibol po. Yung mga ganito. Yung mga ganito po. Ganito. Sa pagitan niya. Ayan, tatanggalin nyo po yan. Kaya kung mapapansin nyo po, itong isang puno ko na to, mula po dito sa baba, ito napakarami na po itong bunga. Ito na po yung tinanggal ko na yung mga hinog. Mapapansin nyo po, napakahaba po nito. Napakataas. Ayan. Kasing taas ko po siya. Kasing taas ko na po. Kasing taas ko na itong puno niya.
Kasi po dire-diretso. Pero ito naman, tingnan nyo po, talaga namang napakaganda. Oh, napakaganda po. Napakarami ng ibubunga niya. Saka bawat, ayan, ito po, ayan. Napakarami din po niyang bunga. Hanggang dito. Ito nga po, mula po sa baba hanggang sa taas. Try nyo po. Ito naman po ang aming bakuran. Yan, yan lang po ang aking mga halaman. Yan, tinanim ko lang po yan. Ang dami pong tumutubo dito. Hindi ko po alam kung halaman ba talaga to o damo lang. Pero halaman po utal kasi ang dami nyo pong bulaklak. Ito, meron din po ditong kamatis. Ayan, prinuning ko po yung kamatis ko. Ayan, para mataba. Meron din po mga sili. Ayan, sili, sili. At yung akin pong mga strawberries. Ayan, nilipat ko po siya. Kasi po, tinaniman ko ng iba. Yan pong pinagtaniman ko ng kalabasa. Doon ito dati nakatanim. Nilipat ko na lang po dito. Ayan.